Magsimba tayo upang magpasalamat sa mga anak sa nagdaang 2021. Kaya mga kahoa, tara, magsimba tayo upang salubungin natin ang year 2022 nang may sigla at lakas. Tara po kami mga kahoa sa simbahan. Hello, hello, hello. Hello, hello, mapakasaya po. Hoy, kasama ko po'y puro reklamo sa kanyang sarili. Hello mga kahoa. A few moments later. Hindi pa man dumarating, gusto na natin malaman ano nga ba ang nakapatuko sa panibagong taon. Pero patikinan po natin at pag-inilaya natin mabuti, wala naman talagang nakakaalam kung ano ang nakapatuko sa isang panibagong taon. Sapagat ang tanging lamang nakakaalam ito ay ang marahil sasabihin natin, eh, Father, eh, talagang nakapaloob na ngayong bagong taon, eh, may pandemya ba? Totoo yun. Pero kung papaano, at kung ano pa, hindi natin alam yun. Ang Diyos lang ang nakapaloob. Pero meron isang tanda, meron isang bagay o tao na kung saan ay binibigay ang Diyos sa atin upang siyang maging gabay natin sa buong taon at yun nga yung pinag-iliwang natin sa unang araw ng buwan ng Enero ng bagong taon. Ang dakilang pabistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Na sa unang araw ng taon, ibinibigay na ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng ating ilang simbahan, si Maria na kanyang ina at inari ng bagong isa sa atin. Ito ang pinakatanda ng paggabay ng Diyos sa buhay natin. Na sa pasigla pa lamang ng taon ay pinakikita na ng Diyos sa atin na tayo ay kanyang gagabayan sapagkat paulan ang binigay sa atin ang kanyang ina at ina rin ang bawat isa sa atin. Si Maria na patulad ng bawat isa sa atin. Pero nagawa niya lahat ng kanyang karanasan ay maiulay niya sa Diyos na kanyang sinasampalatayan. Marami tayong naging karanasan ng nagdaang taon. Nandiyan ang pandemya, nandiyan ang pag-alurodo ng mga vulkan, at halos matatapos na ang taon, dumating ang bagyong ulit. Although hindi tayo ang directly affected ito, pero syempre, tayo ay apektado pa rin sapagkat mga kapatid natin, kapwa natin ang naapektuhan ito sa kabisayaan ng kaming dalawa. Naririyan ang kabila-kabila na kung saan ay sira-siraan ng mga nagnanais na manungkulat sa ating pamahalaan sapagkat kayong taon na ito hindi ibentalo ang halala. At ang iba pang mga pagsubok at subirani na ating naranasan. Mayroong mga nawala ng mahal sa buhay, mayroong mga nawala ng halang buhay, at iba't iba pa ang mga
maituturin natin hindi magandang karanasan ng taong 2021. Pero kapag tinignan natin, marami ay tinimbang natin, sabi nga, ang lahat ng mga hindi magandang karanasan at sa magandang karanasan na pinagkaloob ng Diyos sa atin, makikita natin na mas matimbang pa rin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon sa buhay natin ng taong 2021. Sa kabila na nandiyan ng pandemya ng God, kung bakit maraming mga problema ang tayo'y naranasan. Pero marami pa rin biyaya at pagpapala ang Panginoon sa buhay natin. At ngayong taon na ito na dumating sa ating buhay, naroon ang ating paghahangad na sana ito'y mas mahigit na mabuti kaysa sa nakaraan. Pero alam natin na kahakibat ang paghahangad natin na ang taon na ito ay mas maging mabuti kaysa sa nakaraan, e tunay na naroon pa rin ang iba't ibang mga hindi magandang karanasan ang tiyak tayo ay maranas. Pero maganda, alam natin na mayroon tayong isang ina na nananalangin at kumakalinga sa atin. Sapagkat ang buhay ni Maria ay makikita natin buhay ng batbat na hindi lamang napag-aalakan kung hindi na palunutan. Matatapos lamang natin pagbilayan sa buong simbang gabi ng siyang nagabi. Ang buhay ng pagtugo ni Maria ay sa Diyos, ang kanyang fiat, ang kanyang oo sa Diyos. At na ipagdiwang natin ang pagsilang ng ating Panginoon. At alam natin kung mga ilang buwan lamang ay ating mga paghihilayan ang pagpapakasakit at kamatayan ng Panginoon. Pero sa lahat ng antas ng karanasan na iyon ng Panginoon, naroon si Maria na katunghal at sumusunod sa kanyang anak. Kaya makikita natin sa banal na kasulatan, lagi kapag binabanggit ang mahal na Birheng Maria, ang kasunod kaagad noon ay ang lahat ng ito ay itinago ni Maria sa kanyang puso. Itinago hindi dahil ayaw niya. Itinago ay namamahulugan, pinagdilayan, pinagdasalan ng mahal na Birheng Maria ang lahat ng kanyang naging karanasan. Kaya doon nakikita natin bakit sa dami ng lungkot, sabi na yun, ang sabi sa tradisyon, mayroong pitong hapis sa mahal na Birheng Maria. At hindi mga birong hapis yun. Hindi mga birong lungkot ang naranasan.